Exclusive! Pinatuloy tayo ni Senator Lito Lapid sa kanyang tahanan sa Pampanga na may palayan sa loob ng bakuran. Binili ko ito, 24 pesos bawat isa per square meter. Tapos dinevelop ko na lang. Paano nga ba dumami ang mga lupain ng senador? Saka naman nakakita ang talent pinahiningi nyo doon kay Mother Lily? Ayaw nyo doon ng pera, gusto nyo lupa? Pera din naman ang lupa kasi, di ba? Pag gusto mong kaso. So, kasi inuna ko muna yung lupa-lupa, ganyan. Para hindi ka na itataboy sa sarili mong gabayan. At paano siya bilang ama? Si Mark marunong siya rito. Turuan niya ako dyan. Totoo? Sige, gusto mong... Naglilibang kami yan. Banding nyo? Funding? Pinatry namin manghati ng bala, hindi namin kaya. Siya lang talaga. Alam niyo, may alam talaga. At lolo. How would you describe your lolo? Alis ako, para. When you see him po sa like pelikula, very like tough po and like that. Pero he's really kind po. Tara, kilalanin natin ang other side ni Senator Lito Lapid, aka Leon Guerrero. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Welcome to Pampanga Bayong Porak, Pampanga. Maganda umaga. Look at that. Diba mukhang action movie agad? Para eksena sa pelikula, oh. Wow, sa loob ng bahay may palayan. Hindi lang yon, may palaisdaan pa, oh. At eto na ang entrada ng bahay ni Senator. Ay, bukong iwayway. Si Gov Mark. Hello. Good morning. Ang kinulit ko. Sa araw na ito, tayo ay kanya patutuluyin, hindi lamang sa kanyang tahanan, kundi sa kanyang pribadong buhay. Good morning! Hello, kumusta po? Hello po. Nagmamano kasi sa kanya dito. Good morning! Good morning! Ano nga ba greeting sa Kapampangan? Mayapayabak. Mayapayabak sa inyo. Oh. Ilan taon na kayo? 70 na. Ilang taong artista na kayo? Nung unang nag-umpisa ako, mga 74, 75 eh. Iba pa ba yung extra sa stuntman? O iba. O, yung kasing extra, yung pamparami, lakad-lakad sa likod. Yung stuntman, kami mga ginugulpe, okay. Mga bida. Ramon. Kukuha daw tayo ng palay. Ayun, dando doon tayo tala. Ready na tayo, yay! Sumama ang barangay! Ito ang farming in style. 2000 pa daw kayo dito, year 2004? 2002. 2002. Matagal na kami rito. So, anak ng porak pala talaga kayo? Dito ako sinilang talaga. Mula pagkasilang, ganun ngayon, hindi naman ako umalis dito. Paano? Ano yung childhood nyo? Wala, yung mga barkada dyan, pare-pareho kami kasi mahihirap. Walang nakatapos sa amin sa pag-aaral. Sa mga barkada nyo? Oo, kasi lagi kami nasa bukid, lagi ipagtanim, aangahoy sa bundok, tapos nagtitinda ng tinapay pag umaga, titinda ng yelo. Malaki na nung araw yung 50 centimos sa isang araw eh. Kaya wala. Parang wala nang maniniwalang pinagdaanan nyo yun? Yun nga. Yung parang ang layo, no? Parang iisipin. Eh, talagang buhay ko sa bukid, sa bundok, kaya ito, ganito ang gusto kong, Ito ang happiness nyo? Oo, ito talaga. Kaya farming rin talaga yung binalikan nyo? Oo, dito ako talaga. Hindi ako malis dito kahit mula noon. Umpisa pala ako mag-artista hanggang sa sumikat ako. Kahit na madalas na kayong... Naging vice governor ako, naging governor ako. Ito hanggang senador ako, dito pa rin ako. Bakit po? Bakit hindi kayo umaalis ng Porak? Wala, hinahanap ng katawan ko rito. Ayoko sa maraming tao, alam mo na. Sentero dati, talagang nagsaka rin kayo? Oo, nagsasaka talaga. Marunong talaga kayo? Ayun, nandiyan dyan yung mga traktora ko. Kumisan tatanim, ganyan. Hanggang ngayon? Oo naman. Ano yung parang gardening ninyo yung farm? Oo, parang talaga, habit na talaga. Ayaw mawala sa katawan eh. Kaya tanim kami ng tanim dyan. Tara, baba mo.
Bakit po ang daming traktora? Farming 101 yung nga ako. Si Mark marunong siya rito. Ako naman doon ako sa traktor. Marunong daw kayo? Tinuruan niya ako yan. Totoo? Sige, gusto mong... Nag-ilibang kami yan. Bandin nyo? Farming? Sige nga, patingin. Pag inaanin mo ito, diretso na yung palay dito. Tapos ilalaglag na lang na gano'n. Wala na yung sinusubong gano'n. Automatic na kasi ito. Ito ang family bonding ng mag-ama. At nandito kami ngayon sa backyard nila. Ang kanilang backyard ay puro palay. At ang papa senator ay nandun doon sa likod. Diba, ibang trip to? Wow! What's your ride? My ride is a traktora today. Magtanim ay di biro, maghapon na kayo po. Nag-iisa, ako'y iyong kasama. Ayun! Uy! Palay na! Palay na! Mamaya, ikaw naman. Turuan mo ako? Kaya ko ba? Oh, sige. Nag-ready ako sa action scene eh. Farming pala gagawin namin. Ito yung literal na lahat kong ilalagay mo sa hapag mo galing sa bakuran mo. Eh kung ganito ba naman yung bakuran mo, di ba? Sabi ni Gov, ako naman daw. Huwag ko sana sirain to. Right. Abante. Ito lang, abante mo lang kapag mo. Diretso mo. Ayan, pwede na. Yan na yun? Oo. Taba mo pa, Mark. Yan, okay. Put your hands together. Galing ha. Galing mo ka agad ha. Ang dami ang pagyakin, Mark. Yan, para hindi nalalaktawan. Yan. Bilis ha. Bilis mo matuto. Ito na yung aming harvest. Ito na yung harvest namin, no? Galing. Kayo daw nagmamanage dito? Oo, kayo naman. Kasempre, ano naman. Alam ko naman kasi yung trabaho dito. Siya ang maraming alam. Siya gumawa ng irrigation, lahat. Nalagay nito. Oo, yan. Ah, parang yung Roman aqueduct. Oo, parang ganun. Ay, ano? Galing. So yung irrigation yun, naka-elevate. Oo, para bumaba yung tubig sa mababa, kamukha yung palayan na yan. Si Sen pala pwedeng consultant sa agri. Paano nyo ho plinaplano itong pagle-layout, pagtatanim dito po sa farm ninyo? Kung magsasaka, may experience dyan. Maraming experience dyan kung saan didadivert yung tubig, ganyan. Dahil experience ko sa magsasaka, kaya-kaya ko kung saan padadaanin yung tubig. Explain, kunwari ito. Alam nyo kung saan yung daloy ng tubig, kaya doon nyo rin pinuporma yung lupa. Kamukha nito, tinarang ko dito, pinalusot ko dito para lumabas doon. Pero kung titignan mo rito, wala siya, hindi mo makikita. Nakatabon niya, na yan. Pero ang lusot niyan, doon. Para so ito parang dampo ito? Parang, ito yung parang dampo lang. Pag pupunuin ko yan, pupunta yung tubig dito. Ito naman pang reserve ko at may tilapia at dalag na yan. Pag gusto mo mamingwit, mamingwit ka dyan. Yun, dito lusot noon. Itatawid mo rito sa... Walang tapon, parang gano'n. Walang tapon yan. Lahat mapapakinabangan. Oo. Ito, kung hindi aabutan ng tubig dito, ipapump ko dito. Para dito ko dadalhin, para papunta roon. Pwede pala talaga may palay tapos may mangga. Kasi minsan nakikita ko puro mangga lang o puro palayan lang. Pero dito naka-incorporate. Kasi sayang naman yung space. Pero kasi karamihan ang magsasaka, ayaw magtanim sa gitna ng palayan at puno. Mga ng nyog, mangga. Kasi pinagdadapuan ng ibon yan. Kasi pag may bunga na yung palay, pupunta doon sa palay. Pag darating ka, pag tinaboy mo, pupunta na naman doon sa puno. Para mamamalagi sila doon. Ah, okay. Kaya ayaw nila. Oh, halika. Kunan mo yung driver natin, ha? Mahal yan. Talagang very passionate kayo sa farming. Oh. So kayo dito, wala kayong problema sa pagkain sa bahay niyo?
Ah, wala, wala. Kung bigas-bigas lang, tsaka na yung ulam. Basta may bigas at tsaka asin, okay na kami. Totoo ba yun? Oo naman, kasi nung araw, ganyan naman talaga eh. Ano paborito nyo kainin? Daga. Ay, kung totoo ba? Maraming daga rin. Kinakain naman talaga, di ba? Oo, lalo na sa kandaba, ganyan. Di ba, yung hanap buhay ko minsan. Tapos itong mga mangga, ito. Yung malalaki na ito eh. Pag gusto mong kumain, ayan. Ito po ba na nakikita natin ngayon? Na-imagine yung mangyayari sa buhay niyo? Hindi, dito kasi ako nakikipagpast. Wala akong kalabaw, wala akong ano nun. Yung may, dito, yung may-ari nito. Talaga? At saka kabayo. Kaya nung medyo binenta sa akin to, binili ko ito 24 pesos bawat isa per square meter. Ganun. Ngayon, tapos dinevelop ko na lang. Gaano katagal nyo dinevelop itong... Hindi ko na matandaan kasi parang libangan ko na lang eh. Yung pag umaga, nawatalika, tayo dito tayo, ganyan. Pero parang hanap buhay na rin. Naging hanap buhay na rin? Hanap buhay na rin kasi binibenta ko na rin. Ah. Kasi pagtagulan, dahil sahudulan yung nasa taas, nakakuha ko siya 1,000 kaban dito. Madami nga yun. Din. Oh, madami na yun. Tapos, nagra-running daw kayo dito? Nagbo-walking rin kayo dito? Hindi oo, naman? Kasi ano kami dito, naglalakad-lakad lang. May poultry ang maliit, yung baboy-baboy. Ayun doon. Ayun, ganda oh. Ayun yung ibon na sinasabi. Okay lang, year-round po ba yung palay or iba-iba tinatanim? Iba-ibang ano lang, variety. Iba-ibang variety lang yan, pero palay lang lahat kasi. May variety ho daw na... matindi kaya yung tagtuyot, may variety na... Pagtagulan. Pagtagulan, tamukha ngayon, tagtuyot ngayon, kaya ito. Itong variety pa? Itong variety na ito, hindi masyadong tumataas yung palay. Ah, ganun ba yun? Tsaka tagulan. Kasi madaling dumapa pag magbunga, dadapa siya dahil mabigat yung bunga. Okay. Kanal. Patubig yan. Siya lahat nag-design. Siya lahat. Siya papadaan dito, madaliin. Nag-mature na kasi ito, kaya parang relax ka lang. Pero nung makita mo nung araw to talaga, hindi ka, di bibili niyo mong lupang tour. Talaga? No. Noon, yes. Cementerio to eh. Ayaw kasing ano nila, memorial yan eh. Ay. Ay alam mo na kasabihan ng mga matatanda, ayaw tumabi. Kaya wala akong kapitbahay dito, walang marites. Kasi takot sila sa pagtatahimik. Tahimik. Hindi, kasi tahimik sila lahat eh. Huwag sa cemetery. May mga, inaabangan na tayo ng mga goons. Goons. Oo. Ayan yung dahay, ganyan. Kaya nag-design rin yan? Ay, hindi naman ako. Akala ko. Pero yung look, gusto nyo talaga puti. Oo, puti. Pero parang laki-laki masyado pa. Dalawa na lang ba kayo? May kasama pa ba kayo sa bahay ngayon? Yung mga apo ko. Ganyan. Ah, yung mga apo are with you? Oo. Oh. Ay, galing. Yung mga bakit anak yung apo nandun sa tatlo? Hindi, yung mga anak nito kasama niya kasi si Tanya, tiga Manila si Tanya. Oo. Itong mga ano naman dito. Iba yung ibang apo ko. Yung mga anak ng kapatid ko. Mga dito kasi sa Pampanga nag-aaral. Nabanggit yung pag-aaral, no? Napanood ko dun sa interview na isa, vocation. Nakapag-vocational po ba kayo? O hindi ako tinanggap eh. Kaya nga, vocational? Kahit vocational lang sana. Kung may test na siguro nung araw, baka nakapag-aral ako. Anong aaralin niyo? Mekaniko na lang. Kasi wala kang kausap din dun eh. Ito yung... Buho. Luto sa buho. Very traditional. Mga kapatid nating Aita. Ito yung pamamaraan nila. Nandiyan dyan yung Aitang isa kaya lang kumuha ng sampalok. Ay, may kasama kayong Aita dito? Oo. Oh. Diyan sila nagluluto dahil wala silang kardero. Sa bundok, ganyan. Diyan sila nagluluto ng kanin. Diyan sila nagluluto ng ulam. Oh, ayan. Mamaya titikman mo mamaya yan. Iba ang lasa. Masarap yan. So parang nakapag-tour na rin kayo ng Pampanga. Oo, tama. Mamaya, titikman namin yung original na sisig. Bihira niyo daw gawin to. Ale. Yung magpa-unlock. Ah, oh. Thank you po. Malakas ka sa akin eh. Bakit ang engrande ng tahanan ninyo? Hindi engrande. Wala ay, naman. Bakit mahilig ba kayo mag-entertain ng tao? O gusto niyo, di ba, parang ganun. Medyo hindi, wala namang taong hindi nangangarap eh. Yung pangarap natin, kunin mo. Dahil sandali lang naman tayo din sa buhay. Kahit lagi tayong kinakantsawan. Pero siyempre, mapakikita ko rin may ito naman nagawa ko. Kantsaw kayo ng kantsaw sa akin eh. Wala naman akong hilig at manira ng
ng pinagkakitaan ko, di ba? Nandito dito lahat. Huwag na kayong magalit, pero siguro naiingit, marami. Medyo misang binibira tayo. Anong kansaw ang sinasabi? Eh, siyempre, alam nila, hindi naman nag-aaral yan, ganyan, ganyan. Larang alam yan, ganyan. Eh, ninunulok ko na lang. Kaya tinatanggap ko naman, di naman ako nasasaktan doon. Kaya wala akong magagawa, tinanganap tayo na mahirap eh. Labandera lang nanay ko eh. Ngayon na-experience ko po yung kayo. Naisip ko, bakit kasi hindi, ngayon nakikita ko ang brilliant ng, ang dami niyong ideas. Ba't hindi niyo masyado iniyayabang, inilalabas? Hindi, ayoko. Sa akin lang to, personal, pamilya lang. Mga kaibigan, tulad mo, yan, pwede ko ipakita. Yan, ito yung ano, target range. Dapat gugulong tayo, tapos. Ito, mamaya, target ka rin dito. Ting, ting, ting! Marunong ka rin mag-firing? So, marunong daw. Ito, si Mark marunong. Ako hindi masyado eh. Si Senator daw, sa exhibition magaling. Pero si Gov, siya naman yung talaga actual na nag-compete. Pinatry namin manghati ng bala, hindi namin kaya. Siya lang talaga. Alam niya, may alam talaga. Hindi namin kaya. So makikita niyo, parang action, ano eh, parang action set ang kanilang compound. Okay. Okay, go. Mag-ready na yung safety, baba. Baba, okay. Yan, nakababa na. Ayan. Ready to fire. Shooter, ah. Ooh. Yay! Asawa ko yan. Ba't sa akin malayo? Yeah, yun kami yung ilaw na red. Opo. Ready to fire na to? Hindi pa, wala pa. Tagal mag-target, guys. Pag ready to fire, ito, baba mo lang dito. Okay. Tapos trigger finger in, then in. Lalabas yan. Sure. Nakita mo na? Papa. Yan. Ay! Oh, yun. Wow. Tama! Nice! Nice. Shooter. Wow! Nice. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Ingat ka, Sir Rory. Oh! Thank nice. You. Delikado. Actually, parang yoga pala to. Yoga? Seryoso. Parang ikakalmo pa pala sarili mo. Ito na, ang totoong professional. Ang gagamitin ni Gov, iron sight lang. Title holder kayo, Gov? Hindi, pag ano, depende kasi may category. Minsan sa celebrity ka nasasama, minsan sa ano. Pag sa celebrity, panalo ka na. Minsan nanalo pa. May mga kalaban ka rin celebrity. Firing! Firing! Yung tatama dyan. Bakit? Kasi yung bala, yung dilong na yun. Pag binaril ko, magdadalawa eh. Hey! Ate! Ate! Hindi tumatama eh. Lagi ganun eh. Sino nag-isip nun, Sen? Yung Julio Valiente, uso yung boldest 5 ng araw. Hmm. Kaya Valiente. Ah, yes. Ang hinahati nun, ano, tangke. Pag tinaga yung tangke, hati. Yes. Eko, bala lang naman eh. Pagkatapos, yung kutsilyo ko, di ba, bumabalik. Eh, di ba, nung student canteen ng araw, nina Eddie Larde, nina ano, may contest na kauksakok yung yoyo. Sabi ko, gawin ko yung yoyo itong baril na itong kutsilyo. Nagay ko nito, kaya bumabalik. Parang iisipin nyo, ang absurd, pero patok na patok. Oo, kasi nga, sabi ko, ang pelikula ko ng araw kasi pambata, di ba, yung mga slide-slide, talon. Eh kaya lang, naging sadista yung mga tigahanga ko. Pagbabaril ako, gusto tumatalon muna ako, tumatumbling. Ayaw nilang bumabaril lang ako nakatayo. Gusto nila kayo pahirapan. Aba, pinahihirapan muna. Kayo naman ang nagdidirect. Gusto niyong pahirapan sarili. Oo, kailangan kasi, maiba eh. Pag binanggit mo yung Lito Lapid, di ba, style. EPJ naman, yung marami suntok, gawin na. Buti naman kami eh. Kaming dalawa ni FPJ, mayroon kaming marka pagdating sa action. Kami lang dalawang mayroon nun. Kayo yung gustong mag-differentiate, kayo lang nakaisip na I have to be different from the other action. Oo, kasi nga, wala nang, kung gagayain mo yung FPJ, naging idolo ko si FPJ, kinawa ko ng pattern ba? Sinundan ko siya. Ayun, kaya hindi ako naligaw dahil may pattern ako para, ano, na may susundan ako eh.
Ayun, tapos ngayon, hindi lang sa pelikula. Oo, medyo sinwerte ako sa politika. Yun. Siguro, pumutok ang Pinatubo, nakita nila akong tumutulong na kasama ko si Inday Badiday nung araw. Kino-cover niya ako kasi ayaw nila yung mga relief na ibibigay ng mga Actors Guild, mga ganyan, mga NGO. Ayaw pa daan sa mga politiko. Mm. Eh, di naman ako politiko. Eh, Pampanga ako. Eh, Pinatubo. Dinaan sa akin. Kaya pag namimigay kami, kasama ko si Ate Lu, tsaka pag nagre-rescue ako nga, kasi kaya ko naman, stuntman naman ako, tsaka medyo bata pa tayo noon. Yun, nakita nila, lalong-lalo na araw-araw ko sa TV noon na nagliligtas sa mga tao, nagre-rescue. So pumasok siya? Yun, kinumbinsa ko ngayon na pasok siya, sa politika. Eh wala, nanalo ako, aksidente. Parang dami namang aksidente. Hindi na aksidente yun. Ngayon, magre-retire na ba kayo? Magtutuloy-tuloy pa? Ano ang... Dapat nga, retire na ako sa 2 terms kung ano eh. Kasi naka 1 term akong vice-governor, mm-hmm. naka 3 terms akong governor. Kasi hindi pa ako natatalong governor dito sa Pampanga. Anong mga nagawa po ninyo bilang senador naman na prioritize ninyo? Dahil nandun kayo sa, alam mo, nasa pwesto naman kayo. Unang-una, kahit hindi ako nag-aral, ang pinarioritize ko pang-abogado. Yung pre-legal assistance, mm-hmm. Republic Act 99999, apat na 9, pre-legal assistance para sa may hirap na hindi kaya ipagtanggol ang sarili, hindi kaya magbayad ng abogado. Almost 800 na panukalang batas na naiyain na natin. Minsan ka kasi lumabas sa publicity nung araw na inano nila. Halos pang-apat ako sa pinakamaraming sinadmit o pangatlo na panukalang batas sa Senado. Mahilig daw kayo sa lupa. Na dati daw yung mga pelikula ninyo, ang talent fee lupa, totoo ba yun? Kasi nung araw, ang nasasabing lupa namin, pag umakyat ka sa bahay, sumasama lang sa tsinelas mo, o kaya sa paa mo. Yun, lupa mo yun. Yun lupa sa sapatos. Oo, oh, ganun. Yun lang. At saka alam ko naman, pag may lupa at pananim, hindi ka na magugutom. Pero diba? Parang to have that, ano ho, yung mindset na yun, yung parang interesting, parang ang galing. Saka naman nakakita ang talent fee na hiningi nyo doon kay Mother Lily. Ayaw nyo doon ng pera, gusto nyo lupa. Kaya nakapagtayo ako ng poultry nung araw. Opo. Dahil kay Mother Lily. Utang na lalo ko rin kay Mother Lily. Kaya lang, nung pumutok ang Pinatubo, nadapa lahat. Sabi ko, hindi ko paswerte mo ng business. Paano nyo naibangon? Wala, kasi mabuti naman at active pa ako sa pelikula. Kaya gumawa na ako ng gumawa ng pelikula at binigyan ako ng additional kontrata ni Mother. Yun, ang pinangumpisa ko, binigyan ako ng bahay, pinapirma uli ako ng kontrata. Eh, ba't ayaw niya ng pera? Mas gusto niyo lupa? Eh, pera din naman ang lupa kasi, di ba? Pag gusto mong ano, kaso. So, kasi inuna ko muna yung lupa, ganyan. Para hindi ka na itataboy sa sarili mong gabayan. Ang gusto mo dito, swimming pool. Sino nagsiswimming? Wala, yung mga barkada ng mga apo. So pag nagpa-party kayo, dito na rin lahat? Dito. Pamilya. So lahat ito, pangarap nyo noon nung bata kayo? Oo, laraman din ang harap mag-swimming pool yung bahay kayo, di ba? Tayo lahat. Totoo yun. Hacienda pala ito eh. Hindi, Hacienda. Bahay. Pag gusto mong minom dito, ayan, dahil din may bar dyan. Paano ang pamparelax nyo? Wala, dito swimming, tapos suot ka sa ilalim dyan. Nagagamit nyo pa rin talaga to? Oo, nagagamit. Kasi nga sa ensayo. May baras dyan sa ilalim eh. Pag gusto mo mag-ensayo, ayun, nakita mo. Yan, mga ganun. Meron dyan sa taas ng tulay. Ito pangarap nyo. Buti kasama nyo ang mga apo nyo. Pero, nanay ko nga, yung bahay namin, iniisip niya, anong gagawin ko dito pag wala na ako? Yun, parang ganun na. Napalaki yung bahay. Tapos di ka na makakakyat sa taas. kailangan ang kwarto mo sa baba na para pag senior citizen ka na, doon ka na lang, di ka na makakakyat eh. Sa baba na lang. Sen, pero kahit na marami kayong naipundar, simple pa rin kayo. Wala ka naman pagmamalaki. Pansamantala lang lahat naman ng ito eh. Pansamantala lang ako ng senador, pansamantala lang tayo dito sa baba ko ng mundo. Hiram lang sa atin lahat ng Panginoon to. Hindi naman permanent ito. Kaya anong dapat mo ipagmamalaki, wala naman. Nasa Panginoon lahat naman yan. Sinong best friend nyo sa industriya? Sabi nila kasi kaya ako tinatanong, mahirap daw makahanap ng totoong kaibigan.
kaibigan ko naman lahat. Wala naman akong kaaway. Kahit sa politika, wala naman akong kaaway. Lahat naman na senador, kaibigan ko. Nandun po ba yung mantra nyo sa buhay? Oh, kailangan walang magagalit na tao sa'yo. Kaibiganin ko na lang, di ba? Saka hindi naman ako nangangarap ng mas mataas na posisyon. Kaya hindi ako threat sa kanila. Nalanggan dito lang ako. Dapat nga, retired na ako bilang senador eh. Naka 2 terms na ako, 3 terms ko na ito. Kaya meron pa akong isa. Makatapusin ko na rin para 4 term. Retired na ako talaga. Kung mababibigyan pa ako ng pagkakataon uli. Anong legacy ang gusto po ninyong iwanan? Sana maging isang inspirasyon ako. Na kahit hindi nakapag-aral, isang stuntman, isang extra, anak la bandera, na naabot ko itong ganito. Huwag silang matakot. Kasi ako puro takot ang inaabot ko dito eh. Kasi parang wala akong tiwala sa sarili ko. Isang aral din to na dahil hindi ako nakapag-aral, lagi ako inaapi pagdating sa edukasyon. Kaya pag ako nag-i-speech, lagi sinasabi ko sa kanila, pasalamatan mo inyo ang mga magulang dahil pinaaral kayo. Ako gusto ko mag-aral, hindi ako kaya paaralin ng magulang ko. Nagdalawa kami magkapatid, siya muna pinaaral ko. Ako namasukan ako para paaralin ko yung nakakatandang kapatid ko. Pinatapos ko muna. Kaya natigil ako sa pag-aaral. Palakpakan natin na yung mga magulang na nagpapaaral sa inyo. At huwag niyong pababayaan na sisikat ang araw at lulubog sa maghapon na wala kayong nalaman. Abangan, papasukin na natin ang malapalasyong tahanan ni Senator Lito Lapid. Parang museum na rin yung bahay ninyo. Parang bawat sulok yata may kwento na ng buhay ninyo. At nasa pamilya talaga nila ang action hanggang sa mga maliliit na apo. Presenting Senator Lito Lapid and MJ. Parang wala lang eh, no? Parang ano. Kaya marunong na rin siya. At pati nga ako, tinuruan. Ah! O, ikaw naman. Kumari, ako na lang yung sinusuntok. Wow, babag yun. Akin na ako susuntok sa'yo. Two! At yan ang other side ni Senator Lito Lapid at kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy!